pangalan totoo sa ngalan niya'y napalito. Patuloy sa iyo, Panginoon. Noong maraming sinabi ni Jesus sa kanyang mga, mag-ingat kayo. Sa loob ng mga tao, magkakaroon sa inyo at mga sa mga hukuman at haluti nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iyaharap kayo ng, sa mga gobernador at mga hari. At magpapatuto kayo sa pangilang ang hantin. Kapag nililigis na kayo, huwag kayo mabalisa tungkol sa sabihin ninyo o kung paano ninyo sa sabihin ninyo. Pagdating ng oras ito'y ipagkakalulog sa inyo sa mga hindi kayo makapagsasalita kung di ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakalulog ng kamatid at kanyang kamatid upang ipapatay gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak na labanan ng mga anak at kanilang mga magulang at papapatay kamuhodan kayo ng lahat dahil sa ngunit ang manatiling tapat ang oras ay maligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Sa sabihin po ngayon na pinapahayag ko at naging bahagi o ng mensahe ng obispo tungkol po sa AGK extrajudicial killing at saka sa death penalty. Ito yung dalawang nakikita natin sabi nga po yung solusyon na nais na tugunan. Ito yung nais na pagtugon sa sunirali na inaarap ng lipunan ng ating dalawa. Ito yung nakipiling pamamaraan. Pero bahagi po ng pagkilos na pinapahayag ni Jesus. Sabi nga rin iba ay ito ay nakikita solusyon para huwag mapahamak sa pamantayan po natin bilang mga mandang palataya bilang nananalig sa Diyos ay nakikita namin na hindi ito ang solusyon. Bagaman po may mga tao na nakikita ito ang solusyon. At kuminsan po ay mga Katoliko na nakikita na ito ang solusyon. Sa pamantayan ng pinapalo po ng simbahan, nakita namin ngayon sa San Esteban na siya ay inusin. Pinabay isang tao na later on ay well, hindi mismo isang tao ang sila ay naroon nakatayo. Pero concern kasi hindi siya umili. Hindi siya nagsabi na itigil niya. At halika naman po natin ang pinag-usahan naman po ni Sir Pao. Kasi bahagi ng kanyang pangarap. Kaya nga siguro ang kanyang binigyan pansin ay kumahintil. Kasi
Kailangan din siya maging epektibo kapag ang kanyang binigyan ng paginilay ay mga Hudyo. Kasi yun ang mga kanyang nung unang pinag-uusik. Mga Hudyo na magnanais na maging Kristiyano. Pero nakita ko natin sa buhay ng isang Esteban na nagnanais na patawarin yung mga taong gumawa sa kanya ng pagpatay. Sa pamantayan din po ng ating simbahan, maliwanag na ito ay binibigyan natin ng diin. Kaya lamang, kung tusin po ay yung problema ay hindi ganun kadali, napaka-komplikado. Mula sa usapin ng katauhan hanggang sa usapin na pagtitiwala sa Diyos. Magkatanungan. Kasi ay sa pag-aaralan na ang tao ang siyang maglalapat ng katauhan. Na dahil tayo inatabiyado, gusto natin tayo ang maglalapat ng katauhan. Ang pagkaunawa ng tao ay at ang katarungan na dapat na ilapat na dyan ay extrude. Kasi bakit? Kamatayan. Pero yun ang una, yung usapin ng paglalapat ng kamatayan. Kaya ini-emphasize ko na siguro kaya po ganito yung pagtingin ng tao, pa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 p
justice. Ano ba tayong turo sa ating Kristo tungkol sa kaharian? Mababaw sa ulit pagtuturo noon usapin ng purgatorio. Kasi hindi lang katarungan, purgatorio. Huwag namin kalimutan. Ano yung usapin? Nahanali ka, pero hindi pag-usahan. Yun ay bahagi na kung saan ay talagang pahirapan. Yun ang nakikita natin na siguradong hindi magkakamalit ang Diyos. Hindi magkakamalit ang Diyos. Kaya rin po hindi po yung isang dalilan kung bakit kahit ako sa death penalty ay hindi tayo sumasakayo. Bakit? Ay pwede magkamali ang tao. At kanawalas na magkamali ang tao, ang ipapakaw na ay kamatay. At dahil sa pagkakamali ng tao at sa pamanahan ng ating justisya, sino kalimitan mabubukulo? Mahihirap. Bakit? Wala siyang pambayo ng lawyer. Sampahan ka lang ang kaso kung nasasabihin sa'yo yung drug-addict ka. Ano ka ka? Kung sakali ipapasa ang death penalty, hindi kamatayan ka ka dyan. Hindi naman siya makapag-depensa ng maayos. Bakit? Mahirap siya. So, samantalang kapag yung pagkakunawa na kailangan, may katarungan ang darating. Saan ang katarungan darating? Doon. Sa kamatay. Asigurado. Na doon. Ibibigay ng Diyos ang nararapat sa bawat isa. Ang nararapat sa bawat isa. Kung siya nagkasala at talagang may ibibigay yung kanyang kaparusahan. Naniniwala mo na sa Diyos yung hindi. Kasi nung paniniwala mo na Diyos, kung hindi siya naniniwala sa Diyos, well, yan na yun.
Paniniwala ko sa si Diyos, hindi. Dadaan pa rin siya sa protocol. Kung yun ay napagsisiyan na niya, kung hindi, hindi rin. Sa period, siguro isa yun sa dapat natin bigyan ng pagpapahayag na tungkol sa karma. At the same time, you know, ito rin siguro yung pag-impagod tayo ng tao na alin na ay yung kanila kaisipan na hindi ako dapat mag-extract ng katarungan at hindi dapat kamatayan sabay kapag kamatayan hindi mo na mabawi. Bahagi yun ang usahan ay yun ang pagtuunan namin ng pansin. Ano pa? Yung sabi ng kurito, yung pag-iingat. Pwede, sabi naman po ng mga nagsusulong ng HOP at ng death penalty. Ay, ito. Hiniingat na lang kasi inaalis na yung threat. Sabi na ng iba ay, yan ay lazy solution. Yan ang solution ng mga kamay. Pero higit sa lahat, ito ay hindi makakista ng solution. Since the beginning of our faith, of the Christian faith, na ipinahayag ng aking pong nakapag ay maliwanag na ipinahayag ko sa aking mga ibang ngayon. Pag-ingat kayo. Pag-ingat kayo. Sabagat kung usigit kayo, ipapapatay kayo, isasaktan kayo, ipipersecute kayo, uusigit kayo, very strong, kapatid sa kapatid, magulang sa anak. Dahil kung tawagin ako natin ay pinakamalapit. At bahagi na kung saan ay kaya kayo po yung siguro bakit tayo po natin na hamon ay pinapamanin ko sa atin ang pumi kapal. At pwede po ng sulat, pasuran, pagkailangan ng obispo na dapat patuloy natin may pamanin yung mensahe ng Kapaskuhan, pagmamahal, pagkalingan sa mga mahal natin sa buhay at higit sa lahat ay may turo natin ng maayos ng tungkol sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamaraan, nakita po natin ang pag-iingat. Ito po yung pag-iingat na kung saan sa narin po ay maging bahagi po na hindi lang ang individual nakatakaluan. Ngunit ng komunidad. Komunidad. Isang pag-iingat na hindi yung pag-iingat na magdudulot ng pagkamahal sa iba. Yan ay yung term na ginagamit ko natin sa panalangin natin ngayon. May mga tao na kanilang kaisipan na in order to defend life, you have to take life. Yan po kumisan yung paumaran ng ipinahayag ng iba para makaalagaan ko yung buhay ko, papatayin kita. Yan po ay accepted pero only as the last resort. At yun po ay kung sa inyong pagkilos, sa pagkilos ng mga taong nasa paligid mo ay
in sa occasion na bang narin, in defending your life. At yung defending your life, yun ang pinakalasyon. Pwede kasi i-defend mo yung sarili mo. Pagamat mo kumisa sa pagtingin ng mga tao, medyo nahirapan. Kasi kahit na yung mga polis, yun ang kanyang sinabi. E paniliwin pa rin. Anong gagawin mo? E kaya naman, sinasabi ko kayo na planted na lamang. May baril na, pero yung siyempre, sana ay magdaan. Kaya kung sabi ko natin, it has a very thin life. Yung Christian teaching na panaligid ng buhit na maaaring ito ay magulog sa iyo ng kamatayan in order only to defend yourself. Yun yung pawala na ayaw nilang buhit. Ba't kung ilalagay ang aking sarili sa napakaliit na buhit na yan, ay kaya ang ginagawa, hindi mamagin na mabubulot ng baril. Kahit na sa akala ko na may baril yan, o dahil malaking ako na may baril yan, kahit na hindi mabubulot yan, pitirahin ko na yan. Kasi bahagi. Kaya bukas ko yun po kasi yung permission. Kasi yung term na ginamit na sinabi na yun ay war on drugs. Napakalawak ko kasi yun eh. Kasi alam niyo kasi kapag sinabi namin you are on the state of war, all those collapse. No? All those collapse. Kaya tayo ay umataha sa matinding pagsunod at pagpapaliwanag ng ating pananampalataya. Ano po muli ng pananampalataya at yung turo namin? At maliwanag po na hindi ito pa yung lending pananampalataya. We never attend to violence. Kaya yung tema na pinamahayag sa atin ay kapaskuha, ay peace and goodwill to all men. At ano yung sumulo natin? Ang batang si Jesus. Si ako, ang tawagin ng buhay, ang kordero ng Diyos. Walang depensa. Walang dapat ng depensa. Walang nakapagpala. Kundi ano yung paniniwala sa Diyos. Kaya ako sa ako, napakalawa ko sa pagkakoy ang prinsipo ay wala sa usapin ng katarungan hanggang sa pagkitiwala sa Diyos. Pero yung panlangin ko natin ay bahagi mo na kung saan ay naway mapalakas sa ngayon isang istema. At siguro, ito po yung dalawang hamon ang nais natin pagkailangan ngayon sa araw at ito. Yung maraming kalimutan na sa usapin ng katarungan, yung turo ng ating pananampalataya, lalo-lalo po, yung usapin ng purgatory. Kasi tugon natin na alawin ang katarungan. Pangalawa, yung panahon na kung saan ay pinapahayag sa atin ngayon na hindi sa lahat ay pinakailangan natin ng pag-iingat. Pinakailangan natin ng pag-iingat. Pero yung pag-iingat na ito ay hindi sa pamamaraan ng pagbatay sa kapwa. Kinakailangan din po natin ng mga pamamaraan na tunay natin pangalagaan ang ating komunidad kahit na po yung ating sigpa. At ano yung pwede natin magawa
bilang simpa na tulad ng po na sinabi po sa surat pastoral ng obispo, ay tayo ay nasa pang-espiritual na katatayuan. No, sa ngayon po ay magdasal. Magdasal na tayo ay na iligtas ang sino man na sa tingin ng kamatayan. Kaya na kailangan natin ilog sa harapan ng pobre kapat. Ipanalangin natin ang mga mananampalataya na inuusin. Gawa ng pananampalataya. O simply because inuusin. Because of discrimination. Isa po ito ba kasi ito ay mga drug addicts. Discriminated. Ito ay mula yung pinagkaiba sa discrimination na iba kang lahi. Tulad na nangyari po sa Rwanda. Kasi yun ang pagkaunawa. So, ipanalangin natin. Ipanalangin natin. Marami po ang iba ang tutusin. No? Pero yun ang bigyan natin muna ng dalawang paghinilay at pagdagot. Kasama ko rin siguro po, siguro yung sabihin ng pagkapatawa. Pero huwag na muna, medyo malalim yung pagtigil na kung saan ito makaya. At ito, ang aking paghilay-hilay na nawawala pa kanyang katulad ng pagdiriwang natin yun sa pagistahan ni San Esteban. Ang unang martir na nagbuhos ng dulo para sa panakamalan.